Welcome sa bago na naman nating recap na may title na A Playthrough of A Certain Dude's VR MMO Life. Ito ay kwento tungkol sa buhay ng isang 38 years old na mahilig maglaro ng isang virtual reality game kung saan ay ginugugol niya ang 3 oras ng kanyang araw para sa larong ito pagkatapos ng kanyang trabaho. Para sa lalaking ito, ang video game ay isang magandang libangan na kahit 38 years old na siya ay nararamdaman niya ulit ang maging isang bata dahil sa laro, na kahit ang mga bagay na hindi maaaring gawin sa totoong buhay ay malaya niyang nagagawa sa loob ng video game. Sa una ay gumawa muna ito ng pangalan at tinawag niyang Earth ang kanyang sarili, pinagmukha niya ring bata ang kanyang character na may halin tulad sa kanyang tangkad at kulay itim na buhok at mata. Sa pagpili ng skill na maaari niyang gamitin ay ang pagdesisyon niyang kunin ang mga may mahihinang abilidad, sa ganoong paraan ay iiwasan siya ng mga malalakas na mga player at magagawa niya ang nais niyang gawin sa loob ng game. Dahil ayon sa lalaki na sa loob ng 10 player ay 6 dito ang underpower, na tulad ng archery na isa sa may pinakamahihinang abilidad, ang pagsipa naman ay walang silbi sapagkat hindi rin nito kayang makatalo ng kalaban, at ang wind magic naman ang pinakawalang kwenta gayong hindi nito kayang talunin ang apoy at wala rin itong kwenta laban sa earth. Wala ring silbi ang magtago sa mga halimaw gayong malaking magic power ang kinakailangan nito, at kung gagalaw naman ang isang player ay agad silang makikita ng mga halimaw at ang pagtakbo sa mga ito ay hindi rin magandang ideya. Subalit kung pwedeng ma-improve ng player ang physical ability ng kanilang character ay maaari itong magbigay ng isang malaking bonus sa pagtakbo o di kaya ay mas mainam kung gagamit ng isang armas, subalit ang mga ganitong gawain ay maliit lang na bagay kung nais talaga ng mga player na maging malakas. Subalit kahit na mga underpower ang kanyang piniling kakayahan na kahit walang gustong makipaglaro sa kanya ay ayos lang ito gayong magagawa niya ang mga nais niyang gawin sa loob ng game. Sa mundo ng video game na ito ay malaya niyang magagawa ang nais niyang gawin. Wala ditong final boss sa bawat quest kaya malaya ang bawat manlalaro na i-google ang kanilang oras na makipaglaban sa mga halimaw o di kaya ay gumawa ng mga item na nais nilang gawin na kahit makipag-chismis ka pa sa kapwa player. Nang unang makaapak sa lupa si Earth ay masaya itong pinagmamasdan ang paligid, at dahil sa kanyang suot ay ang pagtawag naman ng babaeng nagbibenta upang i-offer nito ang kanilang item. Dahil sa tila isang munting palabas kung kaya siya ay natigilan ng bahagya at hindi niya pagpansin sa iilang mga player na dumadaan. At dahil sa isang pana ang kanyang hawak kaya agad siya nitong ininsulto na ayon sa lalaking nakabalute na kung ano-umano ang ginagawa ng isang weird na tao at walang kwenta sa lugar kasabay ang pagtawanan ng mga kasama nito, agad rin itong umalis matapos siyang tadyakan ng skinner na player. Pagkatapos ay agad niyang tinungo ang training hall upang magsanay at ang una niyang ginawa ay kung paano gamitin ang dala niyang pana, mahirap man sa umpisa subalit hindi siya nawala ng pag-asa hanggang siya ay naging level 5 matapos gamitin ang pana ng 100 beses. Mabilis niya ring natutunan ang isang wind magic anya na mas madali itong gawin kesa sa archery at gayon din ang sipa na isa sa kanyang skill. Matapos makuha ang minimum level upang makapag-hunt ay ang pagtungo niya naman sa isang hunting area subalit marami at may ingay ang mga player sa lugar kaya tinuon niya na lang ang kanyang atensyon sa paghanap ng mga herb. Madali niya lang din itong nakita subalit matapos itong makuha ay hindi pa rin lumalabas sa kanyang vision kung anong klaseng halaman ang kanyang kinuha. Dahil dito ay mabilis lang din na tumaas ang kanyang medicine level at pag-alam na kung anong klaseng halamang gamot ang kanyang kinukuha, subalit nagkaroon siya ng 2 bulaklak na kulay puti na ayon sa kanyang nakita ang bulaklak na ito ay isang lason na siyang dahilan ng mabilis na pagtigil ng hininga at pag-alis rin ng buhay pag ito ay kinain. Kaya hindi niya rin malaman kung bakit ba may ganoong bagay malapit sa bayan. Pagkatapos ay agad siyang tumungo sa isang potion store upang bumili ng isang medicine crafting na para sa mga bagohang player. Ang una niyang ginawa ay isang healing potion na siyang pinakamadaling gawin sa lahat ng potion. Kinabukasan ay gumawa rin siya ng isang poison potion at muling pagtaas ng kanyang medicine level. Subalit dahil mura lang ang ganitong potion sa NPC kaya inisip niya rin na ito'y hindi papansinin ng mga tao. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa hunting area at pagsilay sa maaliwalas na lugar, hindi na rin siya nahirapan pang maghanap ng target sapagkat biglang lumabas ang isang rabbit thorn. Agad niyang ginamit ang kanyang pana subalit mabilis siyang napansin ng nilalang. Agad ring sumugod ang rabbit thorn subalit mabilis itong tinamaan ng palaso sa paa, hindi rin ito nagpakita ng kahinaan at muling pagsugod ng nilalang kung kaya isang sipa ang ginawa ni Earth.
Hindi niya na rin ito binigyan pa ng pagkakataon at muli niyang pagsipa na siyang dahilan ng paglaho ng rabbit at paglabas ng drop item nito na isang rabbit thorn pelt at isang rabbit thorn meat. Nagulat naman si Earth nang marinig ang pagsigaw ng lalaking may kulay pulang buhok habang pumapalakpak. Sa paglapit nito ay ang diri nito pagtigil sa pagtawa. Ayon sa lalaki na siya ay natatawa gayong nagawa niya na rin umanong makipaglaban sa isang rabbit thorn subalit hindi umano ganoon kaingay. Hindi rin nagtagal at opisyal na nagpakilala ang lalaki bilang si Sway at ang babae nitong kasama naman ay si Millie, wika ng mga ito na kung maaari ba silang mag-send ng isang friend request sa kanya. Hindi na rin ito pinigilan pa ni Earth at pagwika naman ni Sway na oras na para maging nangungunang comedic duo sa loob ng video game. Sa pag-alis ng mga ito ay ang pag-accept naman agad ni Earth sa ginawa nitong friend request, napansin niya rin na tila nahihirapan pa siyang matalo ang isang low-level monster kaya minabuti niyang mag-hunt pa upang tumaas ang kanyang experience rate. Nagawa niya mang magtago sa likod ng bato subalit agad siyang naramdaman ng rabbit thorn kaya mabilis itong tumakbo kaya agad niyang ginamit ang kanyang Veni Ventus Voler o ang Wind Needle, isang magic attack na siyang dahilan ng mabilis na pagkawasak ng nilalang. Pagkatapos ay agad niya namang naisip ang gawin ang kanyang sneak skill, isang epektibong kakayanan kaya mabilis niya lang natama ang kanyang target, matapos nito ay agad na rin siyang nag-log out sa laro. Kinabukasan habang binabagtas ang daan sa gitna ng bayan ay ang pagpansin niya naman na tila hindi maganda ang lasa ng kinakain niyang tinapay na kanyang binili mula sa NPC. Dahil dito kaya agad siyang naghanap ng isang lugar kung saan ay maaari siyang makapagluto ng nais niyang kainin, hindi na rin naging mahirap sa kanya ang hanapin ang mga seasonings gayong meron na siya nito. Agad niyang prinito ang karne na kasama ang iilang seasonings upang malaman kung ano ang magiging lasa nito. Noong una na dismaya lamang siya gayong level 2 lang ang score nito. At upang manuot ang lasa sa loob ng karne ay ang paghiwa niya naman dito hanggang sa kanyang nakuha ang nais niyang lasa. Subalit agad niya ring sinubukan ang iba niyang ideya pagdating sa pagluto ng isang rabbit thorn meat. Subalit ang hindi niya alam ay nagawang maamoy ng mga tao ang kanyang niluluto dahil sa masarap nitong amoy kung kaya agad itong sinundan ng mga tao. Nang matagumpay niyang magawa ang isang pagkaing nasa 7 grado ay ang pagsigaw naman ng mga tao na nais rin umano nila nito. Kanya ring binigyan ng mataas na presyo ang kanyang luto subalit walang pakialam ang mga tao gayong interesado itong tikman ang kanyang luto. Dahil dito kaya naging abala naman si Earth sa buong maghapon hanggang naging level 20 agad ang kanyang level sa pagluluto. Kinabukasan ay sinadya niyang gawin ang kanyang sariling pana gayong bibihira lang ang taong gumagawa nito sapagkat para sa mga tao ang pana ay isang gamit lamang ng mahihinang manlalaro. Ang una niyang ginawa ay isang ordinary bow na may third score lamang at masyadong mahina para makatalo ng isang monster, kaya agad niyang ginawa ang naiisip niyang plano kung saan ay kanyang pinagsama ang tatlong kahoy upang mas maging matibay at maganda ang kalidad ng kanyang armas na may kalidad na 12 para sa attack at 5 naman ang naging score nito. Nang matagumpay niya itong nagawa ay ang pagbili niya naman ang kanyang kauna-unahang armor at agad na pagtungo sa hunting ground. Nang makita ang iba't ibang halimaw ay ang pagdesisyon niya naman na unahin ang lobo gayong ito ang pinakamalapit sa kanya. Gamit ang kanyang sneak skill kaya agad niya rin itong napatay. Naging abala din si Earth sa mga oras na iyon at iginugol ang kanyang oras sa paghunt ng iba't ibang halimaw na naruroon sa lugar. Naging matagumpay naman ang araw na iyon at pagkaubos rin ang araw ng kanyang pana, habang masayang pinagmamasdan ang kanyang mga nakuhang item ay ang pagrinig niya naman sa mga taong nagsisigawan. Ayon sa kanyang narinig, tila nauubos na ang mga potion mula sa NPC na siyang dahilan ng kaguluhan. Upang mabigyang liwanag ang lahat ay ang pagtawag naman ni Earth kay Sway upang itanong kung ano ba ang nangyayari. Ayon kay Sway na ang NPC ay wala ng sapat na potion kung kaya ang mga tao ay nabahala sapagkat lubos nila itong kailangan. Dagdag pa ni Sway na siya ay nababahala sa kalagayan ni Earth sapagkat ang potion na kanyang ebininta sa isang vending machine ay dahilan upang magmakaawa ang mga tao para sa potion na maaari niyang gawin. Hindi naman nagkamali si Sway sapagkat agad siyang kinausap ng mga ito at pagbahagi niya na dahil sa dami ng taong nangangailangan nito kaya kanyang ibibenta ang potion sa halaga na 40 glow bawat isa at ang bawat tao ay tanging 5 potion lamang ang maaari niyang ibigay. Hindi rin nagtagal at agad na dumating ang kanyang dalawang kaibigan upang tulungan siyang makontrol ang mga tao. Sa patuloy niyang paggawa ng nasabing potion ay ang pagkaubos naman ng kanyang medical herbs kaya agad niya itong ibinahagi sa huling grupo na nangangailangan nito. Agad naman itong naunawaan ng tatlong kalalakihan, anila na handa silang bumalik kina
kinabukasan. Bigla rin silang naantala matapos marinig ang pagsigaw ng lalaking nakabalute. Wika nito na nais niyang kunin ang lahat ng potion na meron si Earth, subalit hindi ito pinaunlakan ni Earth sapagkat masyado pang mahaba ang taong nakapila. Sa muling pagbalik ni Earth upang muling bumalik sa trabaho ay ang paninindak naman ng lalaki, subalit hindi ito pinayagan ni Earth sapagkat lubos din ang galit ng mga taong saksi sa garapal na pag-uugali ng lalaking nakabalute. Wika naman ng lalaki na handa umano siyang magbayad, subalit ayon kay Earth na ano naman kaya ang mangyayari kung hindi ito makakabili ng mga sandata at armor na galing sa NPC, anya na tulad ng potion upang magawa ang mga sandata ay kinakailangan niya ng isang panday. Sa madaling sabi ay kinakailangan nilang makisama sa mga taong ito upang magawa ang nais nilang ipagawa. At kung ito ay hindi makikisama sa mga taong tulad nito ay wala na rin silang magagawa kundi ang hindi ito pagbigyan sa nais nitong bilhin. Dahil sa kanyang ibinahagi, kaya agad na nag-set up ng isang duel ang lalaking nakabalute. Mariin naman siyang pinigilan ni Sway subalit hindi na pinayagan ni Earth ang lalaking garapal na akala mo kung sino sa lahat ng taong nakakasalamuhan ito. Nang sila ay makapasok sa loob ng duel room, makikitang kumpiyansa ang lalaki na magagawa niyang matalo si Earth. Nang makita ang sinyales na pwede na silang maglaban ay ang pag-atake naman ng lalaking nakabalute subalit mabilis niya lang itong naiwasan kaya isang atake ang pinakawalan ni Earth na siyang dahil ng pagtalsik ng helmet ng kanyang kalaban. Hindi niya na rin pinalagpas ang pagkakataon at agad na pagpana sa weak spot nito. Nang makalabas ay ang gulat at takot naman ang naramdaman ng mga kasamahan ni Ward. Agad nila itong binitbit at mabilis na tumakbo, kaya ganun na lang din ang tuwa ng mga taong nakakita sa kanyang ginawa. At dahil sa wala ng medical herb, kaya agad niya ring inanunsyo na muling magpapatuloy ang kanilang shop kinabukasan. Ilang araw na rin ang nakalipas matapos ang insidente tungkol sa pagkaubos ng potion sa NPC at dahil dito ay nag-adjust rin ng kaunti ang laro. Dahil sa mga nangyari kung kaya naging mahalaga na rin ang skill sa paggawa ng medisina. Isang araw itinipon ni Sway ang kanyang grupo habang matiyagang inaabangan si Earth. Sa paglapit ng bida ay ang pagpakilala naman ni Sway sa kanyang mga kasama. Ang una namang nagpakilala ay si Nora, isang manlalaro na magaling sa malapitang kombati na hawak ang isang maikling espada. Mariin ring binalaan ni Sway si Earth na huwag umano itong magbanggit ng mga kataga na flat, smooth o cutting board kapag si Nora ay nasa paligid. Ito naman si Rage, ang siyang tank ng kanilang grupo at ang pangunahing gamit naman nito ay isang malaking palakol at shield. At si Kazumai na isang bihasa sa paggamit ng espada. Magpapakilala na rin sana si Earth subalit agad siyang pinutol ni Nora at Rage gayong si Earth ay kasalukuyang pinag-uusapan sa kanilang bayan matapos nitong matalo si Ward sa isang duel gamit lang ang pana. Dahil dito kaya hindi na tinuloy pa ni Earth ang kanyang pagpakilala, agad niya ring napansin na tila may mali sa kanilang party gayong meron silang apat na fighter subalit iisa lang ang mage at archer. Ngunit matapos malaman na si Millie ay may kakayahan na gumamit ng iba't ibang uri ng element at si Nora naman ay marunong gumamit ng healing magic ay ang pagtanong niya rin kung ano ba ang kanilang magiging target. Ayon kay Rage, sila ay maghahanap ng isang wild bear na isa sa malakas na monster sa lugar. Hindi na rin nabahala si Sway sa panganib na maaaring may dudulot nito sapagkat malakas na rin umano ang kanilang grupo upang pabagsakin ang nilalang. Dagdag pa ni Sway na wala silang dapat ikabahala sapagkat kasama din umano nila si Earth. Subalit tugon ni Earth na hindi pa siya nakakaharap ng halimaw na tulad nito, anya na sa mga impormasyong kanyang nakalap na maliban sa ito ay malakas kilala din ang wild bear na isang mabilis at matalinong halimaw. Napaisip rin si Earth sa kung saan kaya humuhugot ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama kalakip ang pagwika ni Sway na wala umano silang dapat pang ikabahala sapagkat kasama naman nila si Earth. Dagdag pa nito na si Earth na rin umano ang bahala sa pagluto ng kanilang makakain. Nang sila ay tumungo sa gitnang bahagi ng gubat ay ang pagsipat naman ni Earth sa grupo ng uso mula sa malayo kaya ganun na lamang ang tuwa ng kanilang kasama sapagkat isang malaking advantage ang kakayahan ni Earth na makakita mula sa malayo. At upang hindi mapansin ng nilalang ay ang pagpasya naman ni Earth na maghiwalay sa kanilang grupo upang magawa niyang magamit ang kanyang sneak skill. Nang magkaroon ng magandang pagkakataon ay ang pagpana niya naman sa bear subalit hindi epektibo ang ginawa niyang atake at mas lalo lang lumakas ang nilalang dahil sa galit. Agad ring lumapit si Rage upang bigyan ng depensa ang kanyang kasama, gamit ang isang spell na aggro ay ang pag-focus naman ng halimaw sa kinaroroonan ni Rage. Ayon kay Earth na ang aggro ay isang kakayahan na ilipat dito ang galit ng isang nagwawalang nilalang kaya si Rage ang inatake nito.
Agad ring nagbigay ng support si Melly matapos harangan ni Rage ang ginawang atake ng kanilang kalaban, habang abala ang nilalang ay ang pag-atake rin ni Nora gamit ang isang backstab, subalit wala itong silbi gayong masyadong matigas ang balat ng halimaw na kahit ang espada ni Sway ay hindi kayang makapinsala. Sinubukan ring sunugin ni Millie ang nilalang gamit ang kanyang spell na Fire Lance, subalit hindi ito sapat at muling pag-atake nito kay Rage. Agad ring nagbigay ng support si Nora upang mas maging matibay ang pagpigil ng tank sa kanilang kalaban. Nagiging dehado na rin ang kanilang party laban sa halimaw hanggang sa nakita ni Earth ang noo ng nilalang na maaring kahinaan nito. Wika pa ni Earth sa kanyang sarili na kung hindi uubra ang gagawin niyang atake ay marahil hindi umano siya para sa grupong kinaaaniban niya ngayon. Matagumpay niya man itong natama, subalit tila baliwala lang din ito kaya ganun na lamang ang kanyang gulat, dahil sa mga nasaksihan kaya agad niyang sinugal ang kanyang sarili at pagbaka sakali na magiging epektibo kapag ibabaon niya ng husto ang palaso sa noo ng halimaw. Gamit ang kanyang wind magic na aabot lang ng 10 segundo ay ang agaran niyang paglapit sa nilalang kalakip ang pagsipa ng palaso na kasalukuyang nasa ulo na ng nilalang. Matapos itong makita ng kanyang mga kasama ay ang pag-atake rin ni Millie gamit ang kanyang Fire Lance upang tapusin na ang kanilang kalaban. Pagkatapos ay agad na naghanda ng makakain si Earth na ikinatuwa naman ng kanyang mga kasama dahil sa sarap ng kanyang luto. Nagawa ring magtanong ni Nori na kung ang recipe ba sa pagluluto ay may kamahalan na ayon kay Earth na wala naman itong mataas na presyo, subalit hindi ito maaaring bilhin dahil sa isang kasulatan na hindi maaaring ibenta ang isang recipe. Ayon kay Earth na ang rason kung bakit mayroong batas na tulad nito ay dahil sa try and error ang paggawa ng recipe na siyang dahilan kung bakit malaking pera rin ang magagastos sa paggawa nito. Dagdag niya pa na kahit dalawang tao ang gagawa ng magkaparehong luto na may kaparehong recipe ay malabong magkapareho ang lasa nito. Anya na nakadepende sa creativity ng tao ang pagluluto na kahit magaya man ang recipe ay malabo namang magaya ang kalidad ng lasa ng niluluto. Kaya ganun na lamang ang tuwa ng kanyang mga kasama gayong si Earth lang din ang nakakagawa ng masasarap na putahe, anila na maswerte talaga ang kanilang party. Agad ring nag-send ng friend request ang tatlo pa nilang kasama bago sila maghiwalay. At nang sumunod naman na araw ay naging abala si Earth sa pag-atake sa mga halimaw at pagpasyang tumungo sa fifth area ng kagubatan. Nang makakita ng isang malaking bubuyog ay ang pagpana niya naman dito, subalit sa kasamaang palad ay hindi ito tumama at aksidenteng tumuloy ang palaso sa isang malaking langgam. Dahil sa kalapastanganan na kanyang ginawa kaya agad na nagtawag ng kakampi ang langgam, sinubukan niya na rin itong labanan dahil sa wala naman siyang pagpipilian, subalit walang silbi ang kanyang ginawang atake kaya agad siyang natalo. At bilang parusa sa kanyang pagkatalo ay ang pagbalik niya naman sa bayan kalakip ang isang penalty. Bigla rin siyang natigilan matapos makita ang isang game update na nagsasabi tungkol sa isang fairy na maaari nilang makasama sa loob ng game, maaari rin itong maging support nila sa bawat laban na kanilang haharapin sa loob ng game. Matapos mawala ang kanyang penalty dahil sa pagkatalo sa isang malaking langgam ay nagawa niya namang matuto ng pagpapanday. Ito rin ang kanyang naging daan upang makagawa ng mas malakas na armas, at upang mas mapaganda ang performance ng kanyang pagsipa ay ang pagdesisyon niyang lagyan ng spike at patalim ang kanyang sapatos. Pagkatapos ay agad siyang nag-isip na kung papaano niya magagawang mapinsala ng husto ang mga halimaw na kahit nasa malayong distansya ang kanyang pwesto, anya na kinakailangan niya ng isang pana na maaring makatulong sa kanya na kahit sa solo hunting niya ay malaki ang magiging tulong nito. Kinabukasan ay muli niyang tinungo ang Fifth Forest upang subukan ang bago niyang armas, at nang makita ang nag-iisang langgam ay ang agad niya ring pag-atake dito, hanggang sa nagawa niyang makapatay ng iilan nito at paggaan rin ang kanyang pakiramdam dahil sa nakabawi na siya sa mga ito. Sa kanyang pagbalik sa bayan ay matiyagan niyang dinala ang tila makapal na balat ng langgam na maaari niyang magamit sa paggawa ng isang armor. Kinabukasan ay nag-umpisa na ang event na tinatawag na Fairy Ball na siyang daan upang magawa nilang makuha ang kani-kanilang mga fairy. Sa pagsilay naman ni Earth sa kanyang crystal ay ang paghiling niya naman na nawa ay isang wind fairy ang kanyang magiging support. Subalit nang kanya nang sinagawa ang ritual ay ang pagkadismaya niya naman gayong nabasag lang ito, nang makabalik sa bayan ay agad niya rin itong ibinahagi sa kanyang party anya na nabigo siyang makuha ang kanyang fairy. Di rin maalis ang pagkabigo ni Earth gayong lahat ng kanyang kagrupo ay matagumpay na nakuha ang kanilang mga fairy,
hanggang sa nagbahagi si Millie na wag umano siyang mawala ng pag-asa sapagkat hindi pa naman natatapos ang event gayong maaaring may second half pa naman ito. Dagdag pa ni Millie na hindi pa nawawala ang crystal na hawak ni Earth indikasyong maaari niya pa itong magamit. Subalit bigla rin silang natigilan matapos na misteryosong naging maamo ang mga fairy ng kanyang mga kasama sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw ay patuloy naman sa paglapit ang iba't ibang uri ng mga fairy kay Earth habang hawak pa rin ang kalahati ng kanyang crystal. At sa pagtaas ng kanyang skill ay ang pag-isip niya naman kung kanyang pag-aaralan ang iba pang skill ay maaari niya itong magamit sa mga laban na kanyang haharapin sa hinaharap. Sa unang pagkakataong pumasok sa loob ng dungeon ay ang masaya niya namang pagtahak sa loob nito habang inaalala ang kanyang kabataan noong unang beses niyang makapasok sa kuweba. Sa patuloy ng kanyang paglakad ay ang pagpansin niya naman sa isang kulay pulang liwanag, at sa paglabas nito mula sa kadiliman ay ang pagbungad naman ng isang dambuhalang gagamba. Agad niya itong inatake gamit ang bago niyang pana kalakip ang kanyang magic spell na Wind Cutter. Nagawa niya namang malampaso ang nilalang subalit hindi kaagad ito sumuko at upang maiwasan ang pag-atake ng nilalang ay ang paggamit naman sa kanyang high jump hanggang sa sumapok ang kanyang ulo sa bato dahil sa taas ng kanyang talon. At upang hindi na magkaroon ng pagkakataong umatake ang halimaw ay ang paggamit naman ni Earth sa kanyang Letigo na siyang pagkatalo rin ng nilalang. Nang ito ay maglisan ay ang paglitaw rin ng mga Dark Fairy kalakip ang pagturo nito sa isang direction. Nang siya ay makalapit sa lugar agad namang bumungad sa kanya ang maraming fairy na tila may nais itong ibigay, at sa pag-alis ni Earth sa isang bato ay ang pagbungad naman ng isang sekretong pinto. Agad niya rin itong binuksan at pagkuha sa isang makalumang singsing na siyang laman ng kahon. Hindi niya pa man natatahak ang daan palabas ng dungeon ay agad siyang nakatanggap ng isang mensahe na ang second half patungkol sa Fairy Ball na tinawag na The Fairy Battle Tournament ay malapit nang magsimula. Nang siya ay makabalik sa bayan ay opisyal nang ibinahagi sa mga player kung ano ba ang ganap sa Fairy Battle Tournament, anila na ito ay isang PvP fight kung saan ang bawat manlalaro ay maglalaban sa loob ng ring habang kasama ang kanilang fairy at ang bawat manlalaro na mananalo ay magkakaroon ng pagkakataon na ang kanilang fairy ay mag-evolve o mag-iba ng anyo. Dagdag pa dito na hindi umano pinapahintulutan na mulit-muli nilang kakalabanin ang player na kanila nang nakalaban. Sa ganitong paraan kung kaya iba't ibang player dapat ang kanilang haharapin at kung sino man ang player na makakatapak hanggang top 16 gamit ang special PvP ay siyang magkakaroon ng pagkakataon na sumali sa gaganaping tournament. Kasama rin sa bagong update ang tungkol sa mga player na hindi naging matagumpay na makipagkita sa kanilang fairy ay magkakaroon ng pagkakataon na maayos ang kanilang crystal sa pamamagitan ng nasabing PvP. Dahil sa mensaheng ito kung kaya hindi magmaliw sa tuwa ang bawat manlalaro, subalit napaisip si Earth tungkol sa magiging kalagayan ng mga manggagawa na hindi magaling sa pakikipaglaban, anya na wala naman sanang pangahas na makipaglaban sa mga ito. Pagkatapos ay agad siyang tumungo sa pagawaan ng mga sandata upang bigyan ng babala ang kanyang mga kasama subalit ayon kay Blacks na hindi naman ito dapat isipin sapagkat lahat umano ng manggagawa ay mayroong kasunduan na kapag sila ay puwersahang pinilit na makipaglaban ay agad nila itong sasabihin sa kapwa manggagawa, sa ganitong paraan ay magiging kalaban ng buong guild ang pangahas na ito. Pagkatapos maunawaan na walang dapat ikabahala sa mga ito ay ang pag-iba naman ng kanilang paksa tungkol sa bagong bayan, tanong ng lalaki kung si Earth ba ay tumungo na dito. Ang bayang ito ay tinatawag na Nexia kung saan ang halos lahat na manlalaro ay tumutungo sa lugar upang maghanap ng malalakas na manlalaro bilang pakikilahok na rin sa ginaganap na PvP event. Nagawa ring itanong ni Earth si Blacks kung may plano ba itong makipaglaban subalit tugon ng panday na masaya na umano siya sa kanyang trabaho kasama ang kanyang martilyo. Kinabukasan sa muling pag-login ni Earth sa laro ay ang pagsuri niya naman sa kanyang title na siyang ibinigay ng system sa bawat manlalaro, subalit kanya itong ikinagulat sapagkat siya ay tinugari ang Fairy Player, isang title na kung saan siya ay gusto ng mga fairy. Dagdag pa dito na ito ay hindi maaring tanggalin subalit ang isang paraan upang ito ay mawala ay kinakailangan niyang makipaglaban sa isang special PvP battle na kasalukuyang ginaganap. Dahil sa title na siyang nakikita ng mga manlalaro sa taas ng kanyang ulo kaya magkahalong mangha at gulat rin ang naramdaman ng mga ito, at dahil sa isang PvP battle lang ang paraan upang ito ay mawala kaya agad siyang naghamon at mabilis ring pagtanggap ng isang babaeng manlalaro.
Kaklaro na ikinatuwa naman ni Earth. Ito si Rona, isa rin sa member ng Blue Collar na itinatag ni Sway. Ang kanyang kakayahan ay isang martial art at dahil sa alam niyang gumagamit ng sipa si Earth, kaya hindi na ito nagdalawang isip na mag-invite ng PvP kontra kay Earth. Pagkatapos ay ang plano namang pagtanggap ni Earth sa hamon nito, subalit agad siyang natigilan matapos lumapit ang fairy ni Rona sa kanya. Lubos naman ang kanilang pagkagulat matapos nitong pindutin ang decline button indikasyong hindi ito pumapayag sa nais ng dalawa. Dahil sa hawak niyang title kung kaya naging mahirap kay Earth ang makasalamuha ng manlalarong handang makipag-PVP sa kanya, kaya naging abala na lamang siya sa pagluluto hanggang sa muling tumawag si Rona dahil nangangailangan siya ng tulong mula kay Earth. Ayon kay Rona na hindi umano kumakain ang kanyang fairy, subalit alam na ni Earth ang solusyon dito gayong kasalukuyang nakapila ang mga manlalaro upang bumili ng kanyang niluluto para sa kani-kanilang fairy. Sa pagtanong ni Rona na kung paanong nalaman ito ng mga tao ay ang pagbahagi naman ni Earth tungkol sa lalaking kalbo na malungkot na lumapit sa kanya sapagkat nag-aalala ito tungkol sa kalagayan ng kanyang fairy dahil sa hindi ito kumakain ng tinapay na kanyang binili mula sa NPC. Ito na rin ang naging simula kaya muli siyang pinilahan ng mga manlalaro, at makalipas ang mahabang oras ay maayos namang nabigyan ni Earth ng magandang serbisyo ang mga tao. Pagkatapos ay tumungo naman si Rona sa kanya nang hindi na ito abala at pagpas siyang magsara na rin ng shop, agad rin silang tumungo sa bagong bayan matapos siyang ayain ni Rona. Naagaw naman ang kanilang atensyon matapos makita ang nagtitipong mga manlalaro habang pinagmamasdan ang nagaganap na PvP ng dalawang player. Hindi pa man umaatake ang bawat isa ay agad namang naramdaman ni Rona na tila may mali sa isang wolf fairy na pagmamay-ari ng isang manlalaro. Sa pag-atake ng kalaban ng nakabalute ay ang pagharang niya naman dito hanggang sa naglaban ang dalawa gamit ang kani-kanilang espada, nang magkaroon ng chance ang gamitin ang kakayahan ng alaga nitong wolf fairy ay ang pagtanggi naman ng fairy sa nais ng kanyang amo. Dahil dito kaya hindi niya na nagawang maiwasan pa ang pag-atake ng bird fairy na kanilang kalaban kalakip ang pagsaksak ng amo nito at tuluyan niyang pagkatalo. Dahil hindi pa alam ni Rona kung ano ba ang dahilan at hindi sumunod sa utos ng lalaki ang kasama nitong fairy ay ang pagpaliwanag naman ni Earth na ito ay tinatawag na slave fairy user. Ayon sa bida, ito ay ang mga taong naging abuso sa kanilang mga fairy o ang madalas nitong pananakit sa kani-kanilang nilang alaga upang sumunod sa nais nilang eutos. Ikinagulat naman ni Earth ang mga sumunod na nangyari sapagkat naghanda na umatake ang manlalaro sa alaga niyang wolf fairy, na ayon sa kanyang nakita sa isang video, kapag lubos na ang pag-abuso ng manlalaro sa kanilang alaga ay kusang gagawa ng isang duel room ang fairy kung saan ay maglalaban ang manlalaro kontra sa alaga nito. Hindi rin nagiging maganda ang resulta ng laban sapagkat masyadong overpower ang kanilang hawak na fairy laban sa mga manlalaro, bilang parusa sa kalapastanganan ng manlalaro ay ang pagkawala naman ng fairy data nito sa account ng manlalaro na siyang dahilan upang hindi na ito magkaroon pa ng kasamang fairy sa hinaharap. Hindi naman itinuloy ng lalaki ang plano nitong saktan ang alaga niyang fairy, indikasyong alam rin nito ang magiging kapalit kung kanyang itutuloy ang planong pananakit sa kasama niyang wolf fairy. Hindi na rin nagtagal at agad nang nagpaalam si Earth kay Rona Anya na siya ay maglalogout na sa laro. Kinabukasan habang abala sa kanyang ginagawa si Earth, bigla naman siyang natigilan matapos marinig ang isang boses at pagtambad sa kanyang likuran ng lalaking nakabalute na nakita nilang nakikipaglaban noong nakalipas na araw. Ayon sa lalaki na nais niya umanong makipag-usap kay Earth dahil sa title nito na makikita mula sa taas ng kanyang ulo, wika ng lalaki na kanya namang napanood ang ginawa ng isang lalaki sa alaga nitong fairy kung kaya hindi rin maalis ang kanyang pagkabahala na marahil ay mangyari ito sa kanya sa hinaharap, kung kaya habang maaga pa ay humingi na ito ng payo kay Earth na kung ano ba ang mas mainam na paraan upang magawa niyang maging malapit at sumunod sa kanya ang alaga niyang wolf fairy. Dagdag pa ng lalaki na handa umano siyang magbayad, subalit wika ni Earth na hindi niya kailangan ng pera nito. Ayon kay Earth na handa naman siyang magbigay ng payo at nakadepende na sa lalaki kung ito ay kanyang susundin. Ayon sa bida na wala naman silang gagawing espesyal bagkus ay tratuhin lamang nito na parang kaibigan ang alaga niyang fairy, lumaban na kasama o magpahinga na magkasama na kahit pagkatapos ng kanilang adventure bago mag-logout sa laro ay mas mainam kung magpaalam muna siya dito. Sa ganitong paraan ay mararamdaman ng kanilang alaga kung gaano ito kahalaga sa kanila. At upang simulan ang pakikipagkaibigan ng lalaki sa alaga nitong fairy ay ang paghanda naman ni Earth ng isang rabbit thorn kush na paboritong pagkain ng mga fairy, kabado man sa umpisa ngunit nilakasan na ng lalaki ang kanyang loob na baka sakaling ito na ang magiging daan upang magkasundo sila ng kanyang alaga. Hindi naman sila nagkamali at agad na kinain ng wolf fairy ang ibinigay niyang pagkain, kaya hindi rin magmaliw sa tuwa ang lalaki matapos nitong makita na tinanggap ng kanyang alaga ang ibinahagi niyang pagkain.
Lubos naman ang pasasalamat ng lalaki sa tulong na ibinigay ni Earth, at sa paglipas ng dapit hapon ay agad na rin itong nagpaalam. Ngunit hindi pa man nakakalayo ang lalaki ay bigla namang naantala si Earth matapos marinig ang boses ng isang matandang nakabalute na nagpakilala bilang Silver. Ayon sa matanda na nais niya umanong makipag-usap kay Earth sa lugar kung saan ay walang tao ang makakakita sa kanila. Nang sinakop na ng dilim ang buong kalupaan ay ang pagpasok naman ng dalawa sa isang kubo, dahil sa tindig at magandang armor na suot ng matandang Silver kaya napaisip si Earth na marahil ito ay isa sa magaling na top player. Bahagi ni Silver na kung nakilala na ba ni Earth ang taong may pangalang Glad na sinagot naman ng bida na hindi, dahil ayon kay Silver meron umanong usap-usapan na si Glad ay kasalukuyang naghahanap ng isang fairy player na siyang pangunahing target nito, kaya agad na tinungo ni Silver si Earth upang ito ay bigyan ng babala. Dagdag pa ni Silver na si Glad ay isa sa miyembro ng kanilang party noon. Masasabi ring malakas si Glad sa pakikipaglaban lalo na at nagagampanan nito ng maayos ang pagiging tanker ng kanilang grupo, subalit naging mayabang ang pag-uugali nito hanggang sa naganap ang kasalukuyang event kung saan ito lang ang hindi nagawang makipag-contact sa kanyang fairy. Dahil sa mga nangyari kung kaya mas lalo itong nabalisa at sinimulang ilabas ang kanyang galit sa kanyang mga kasamahan kaya wala na ring choice si Silver kundi paalisin ito sa kanilang party. Sa paglitaw ng ferry ni Silver na nasa anyo ng isang light Valkyrie ay ang pagbahagi niya rin na ginawa niya na umano ang lahat upang maging maayos ang pakiramdam ni Glad subalit mas lalo lang itong nagagalit. Anya na matapos ang bagong update ay nagawa ng makipag-contact ni Glad sa isang ferry na isang Darkness Fox ferry. Bago palisanin ni Silver ang lugar ay muli rin itong binalaan si Earth na mag-ingat sapagkat maaaring nasa paligid lang si Glad. Sa pag-alis ni Silver sa lugar ay taimtim namang wika ni Earth sa kanyang sarili na mas mainam kung kanya ring malalaman ang kwento ni Glad tungkol sa mga nangyari. Sa ganitong paraan ay magiging patas at balanse lamang siya sa magkabilang panig. Kinabukasan mas piniling mag-hunt ni Earth ng mga uso. Sa ganitong paraan ay magagawa niya ring maiwasan si Glad kung totoo man ang mga sinabi ni Silver at dahil sa patakaran na hindi maaring mag-challenge ng special PvP ang isang manlalaro sa kapwa player kung abala ito sa hunting ground. Sa patuloy na pag-hunt ni Earth ay matagumpay niya namang natama sa noo ang uso subalit hindi ito sapat upang mabawian ito ng buhay, lalo din itong naging agresibo kaya agad niyang ginamit ang bago niyang skill na Mirror Arrow kung saan ay naging tatlo ang kanyang sarili at tatlo rin ang bala ng pana na tumama sa ulo ng monster. Hindi niya na rin pinatagal pa ang laban at sa kanyang pagsipa ay ang pagkatalo rin ng halimaw. Hindi niya pa man nililisan ang lugar ay ang pagbungad naman ng isang update na maaari niya nang i-upgrade ang kanyang skill na sipa. Pagkatapos ay agad niya ring tinungo ang isang minahan na malapit sa bayan ng Nexia upang maghanap ng isang mineral, hindi mineral water kundi isang uri ng mineral na maaari niyang magamit sa paglikha ng isang uri ng bakal. Hindi rin alintana ang pagod at bigat ng bagay na kanyang ginagamit sa paghuhukay hanggang sa isang matigas na bagay ang kanyang tinamaan, nang bumungad sa kanya ang isang uri ng mineral na sumasabog ay ang pagsigaw niya rin sa kapwa niya manlalaro upang bigyan ito ng babala. Agad naman itong nagsiyuko hanggang sa matagumpay niya itong nakuha na mabilis niyang isinilid sa kanyang lagayan, humingi rin ng dispense si Earth sa kanyang kasama sa lugar sapagkat nagawa niyang maabala ang mga ito. Tugon naman ang isa sa manggagawa na ayos lang din yun sapagkat lubos silang mapupuruhan kung ang bagay na ito ay sumabog, dahil sa lakas ng explosive ore kaya ginagawa rin itong kalamangan ng ibang manlalaro sa kanilang kapwa. Kinagabihan ay sinadya niyang tumungo sa pagawaan ng armas ni Blacks upang hiramin ang iilang gamit nito sa pinaplano niyang bagong sandata, hindi naman ito naging problema sapagkat halos magkakapatid na ang turingan ng magkaibigan. Sa araw ring ito ay agad niyang pinagplanohang gawin ang isang palaso na pie cut ang bala o sa tinawag niyang Twisted Blade Dagger. Hindi rin naging madali ang gawin ito hanggang sa matagumpay niyang nakuha ang tamang hulma bago pa sumikat ang araw. Pagkatapos itong gawin ay agad niya ring isinunod ang kanyang Letigo na nasa anyong bakal. Hapon niya na rin ito natapos kalakip ang pagpikita niya nito kay Blacks. Hindi na rin nagtagal at agad siyang nagpaalam sa kanyang kaibigan upang magpahinga matapos ang magdamagang trabaho. Kinabukasan ay agad siyang tumungo sa formulation shop, isang lugar kung saan ay maaari niyang gawin ang isang trabaho na may kinalaman sa mga pasabog. Nang siya ay makarating sa basement na itinuro ng namamahala sa lugar ay hindi na siya nagsayang pa ng oras upang gawin ang kanyang mga plano tungkol sa nakuha niyang explosive ore.
Dahil sa kaalaman ni Earth tungkol sa medisina kaya tatlong test ang kanyang ginawa upang makita kung saan ang mas mainam sa mga ito, nang siya ay makarating sa lugar kung saan ay walang tao ang napapadaan ay agad niya ring sinubukan ang test A na kanyang gawa, subalit bigulang ang naging resulta nito kaya agad niyang sinubukan ang test B, lubos naman ang kanyang gulat matapos itong sumabog kung saan ay 80% ang nabawas nito sa kanyang HP, dahil sa lakas nito na maari niya ring magamit sa hinaharap kaya tinawag niya itong Hellmine Oil. Bigla ring bumalik ang sigla ng kanyang katawan matapos inumin ang isang healing potion at muling pagsubok sa natitira niyang ginawa. Agad niya namang ikinatuwa ang naging resulta nito sapagkat ito lang ang inaasam niyang damage na magiging resulta sa kanyang ginawang test. Pagkatapos ay agad siyang tumungo sa hunting ground upang subukan ang bago niyang kagamitan laban sa mga uso, dahil sa sipag at syaga kung kaya matagumpay niyang natalo ang mga monster gamit ang bago niyang kagamitan. Dahil dito kaya ang kanyang level ay tumaas na sa level 50 kalakip ang pagtanggap niya sa isang mensahe na ang kanyang hunting bow at wind magic ay maaari niyang e-combined na tatawaging alien dust hunting bow, subalit maaapektuhan naman ang pagtaas ng kanyang level. Hindi na rin nagtagal at agad niyang pagtanggap sa bagong skill na maaari niyang magamit, pagkatapos ay iginugol ni Earth ang kanyang araw sa pag-ansayo sa kanyang skill na Gatling Arrow at iba pang skill na kanyang tangan. Kinahapunan ay muli rin silang nagkita ni Sway at Melly kasabay ang pag-antala sa kanilang usapan matapos makita ang pangalan ng 16 na manlalarong kasali sa gaganaping tournament, mabilis niya ring nakita ang pangalan ni Silver at Glad gayong ito ang manlalarong may pinakamaraming match at may matataas na win rate. Kinabukasan ay opisyal nang binuksan ang special tournament sa lahat ng dumalong manlalaro. Sa dami ng manlalarong nanonood ay ang paggamit naman ni Earth sa kanyang long distance vision upang hanapin ang kapwa player na may title na Fairy Player. Nang magsimula ang patimpalak, lubos naman ang pagkatuwa ng lahat na manonood dahil sa lakas at husay ng mga kalahok. Nang nanalo na ang manlalarong may alagang dolphin ay ang pagpansin rin ni Earth sa fairy nito na tila kinuha nito ang kinang mula sa natalo nitong katunggali kung saan ay hindi ito nangyayari sa special PvP na madalas nilang nakikita sa labas ng arena. Makalipas ang ilang mga laban naging kapanapanabik naman kay Earth ang makita na maghaharap si Silver at Glad, dahil sa personal na alita ng dalawa kung kaya may halong trash talk din ang kanilang laban. Kahanga-hanga rin para sa manunood ang ipinapamalas ng dalawang manlalaro kaya naging masaya rin ang mga manunood. Sa pag-atake naman ni Silver ay ang kanya ring pagkagulat sapagkat mabilis itong naiwasan ni Glad, dahil kasalukuyang nasa ere kaya hindi na rin ito naiwasan pa ang pag-atake ni Glad kalakip ang pagsugod ng alaga nitong fairy, sinubukan rin itong harangan ng kanyang light Valkyrie subalit hindi ito naging hadlang sa panig ni Glad. Nang opisyal nang nanalo ay ang pag-evolve naman ng fairy nito na tila isang maharlikang diwata, dahil dito kaya wika ni Glad na marahil ay magiging kasilbi-silbi ito sa kanya subalit tugon ng fairy na hindi niya na maaaring sundin sa pagkakataong ito si Glad. Dahil ayon sa fairy na ang rason kung bakit ginaganap ang event ay upang pumili ng karapat-dapat na tagapamahala sa lahat ng mga fairy, ngunit sila umano ay binigyan ng isang propeseya kung saan ang taong karapat-dapat ay isang tunay na malakas at bihasa sa sining ng digmaan. Anya na silang mga fairy ay natututo lamang sa taong bihasa sa pakikidigma at ang mananalo sa isang laban ay magmamana ng karanasan ng natalo hanggang sa isa na lang ang natitira na siyang magiging pinuno nito. Upang hindi na maging mahaba ang usapan ay ang pagwika rin ng fairy na ang kanyang sarili umano ang kanyang tinutukoy na dapat na mamuno sa kapwa nito fairy. Dagdag pa nito na tapos na rin ang kanyang kontrata kay Glad na tulad umano sa laging sinasabi ng kanyang dating amo na nais lamang nitong matalo si Silver. Anya na hindi naman nito inisip na isa siyang partner ni Glad sapagkat para dito ay isa lamang siyang kagamitan na siya rin kanyang ginamit upang maging reyna dahil sa kanilang pagkapanalo. Sagot naman ni Glad na hindi umano siya magiging gamit nito kalakip ang pagsagot ng Fairy Queen na marahil ay laro lamang ang mundong ito para kay Glad subalit para sa kanya ito ay totoo. Matapos itong marinig ay ang pagwika naman ni Melly na tila totoong tao ang Fairy Queen dahil sa mga salitang binibitawan nito, kaya napaisip rin si Earth na marahil ay ginawa nito ng kung anong experiment o dili kaya ay isang research project. Bilang gantimpala sa pagkapanalo ni Glad ay ang pag-offer naman ng Fairy Queen ng 3,100 glow, idagdag pa dito ang premyo na matatanggap nito sa ginanap na tournament dahil sa kanyang pagkapanalo. Pangako pa nito na muli niya itong bibigyan ng pagkakataon upang makipag-contact sa bago nitong fairy, ngunit hindi ito tinanggap ni Glad kaya wika ng Fairy Queen na babalik lamang siya sa pamumuno ni Glad kapag siya ay magawang matalo at tatanggapin nito ang lakas ni
ni Glad at muling makisama dito, subalit kung magagawa niya namang matalo si Glad ay walang makukuhang pera ang manlalaro at hindi niya na umano ito bibigyan pa ng pagkakataong magkaroon ng ferry. Subalit matapos marinig ang hindi pagsang-ayon ni Glad ay ang paggawa naman nito sa isang duel room, lubos rin ang pagkagulat ng lahat dahil magkakaibang elemento ang ginamit ng Fairy Queen sa iisang atake kontra sa dati niyang amo. Nagawa naman itong maiwasan ng manlalaro subalit agad itong nakuryente matapos hawakan ng Fairy at muli nitong pag-atake gamit ang isang high explosion. At dahil sa nanatiling nakatayo kaya hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng Fairy at paggamit nito sa isang lightning kaya napaluhod na lang si Glad, at upang tapusin na ang laban ay ang muling pagkombine ng Fairy Queen sa mga elemento at pagkatalo rin ni Glad. Binigyan niya rin ito ng 1% HP upang magkaroon ng pagkakataon na hindi ito tuluyang mavesak kalakip ang muli niyang pagbuhay kay Silver. Pagkatapos ay kanya namang itinawag ang tatlong fairy player upang bigyan ng parangal dahil sa pagtanggi nito na makipaglaban, dagdag pa ng Fairy Queen na mag-e-evolve lamang ang mga fairy matapos itong makipaglaban subalit dahil sa kanyang posisyon ay hindi na nito kinakailangan pang makipag-PVP at pagpa-evolve rin ito sa kani-kanilang fairy. Ngunit si Earth ay nanatiling fairy player kalakip ang pagwika ng Fairy Queen na kinakailangan umano muna nitong makipaglaban sa kanya. Ayon sa Fairy Queen na ang dahilan kung bakit nais niyang makipaglaban si Earth sa kanya ay sa kadahilan ng nakipaglaban nito sa mga halimaw kahit wala itong fairy na nakaalalay sa bawat laban na hinarap nito. Dagdag pa ng fairy na bilang reward ay handa niyang ibigay ang iilan sa kanyang kapangyarihan kung magagawa niyang manalo laban sa kanya. Sa paglaho ng title na Fairy Player sa taas ng ulo ni Earth ay ang palihim namang pagmasid ng iilang mga tao na tila nakaabang sa kung ano ang kayang gawin ni Earth. Pagkatapos ay binigyan siya ng Fairy Queen ng ilang oras na paghanda sa gaganaping laban sa pagitan nilang dalawa, pinag-isipan niya naman ng husto ang maaari niyang gawin upang manalo sa laban gayong nakita niya kung gaano ito kalakas. Dahil sa isang underpower lamang ang kakayahan ni Earth kaya inisip niya ring marahil ay magagawang mabasa ng Fairy Queen ang kanyang bawat galaw kung tatagal ang kanilang laban dahil dito isa lamang ang kanyang nakitang solusyon at yun ay ang makipaglaban sa maruming paraan. Nang maging handa na si Earth ay agad namang gumawa ng duel room ang Fairy Queen upang simulan na ang kanilang magiging laban, agad ring gumawa ng unang hakbang si Earth sa pamamagitan ng kanyang sliding charge kalakip ang paggamit ng kanyang pana ngunit agad itong napigilan ng Fairy Queen sa pamamagitan ng hangin. Naiwasan niya man ang attack na ito ngunit nag-iwan ito ng pagkabahala sa Fairy dahil malapit nang tumama ang palaso sa kanya, bilang tugon ay ang paggamit niya naman ng kanyang Fire Lance na mabilis ring naiwasan ni Earth. Upang mapatigil ang Fairy sa kanyang ginagawa ay ang muli niyang paggamit sa kanyang pana na ikinagulat ng lahat dahil nagawa nitong lumusat sa opensa ng Fairy Queen. Dahil sa ginawang atake ni Earth kung kaya inisip ng diwata na gumamit ng ibang paraan ng pag-atake, subalit naging handa naman ang bida sa strategy na ito kalakip ang pagpikite ng isang potion, sa tuluyang paglapit ng Reyna ay ang pagbungad naman sa kanya ng isang death potion na gawa ni Earth. Isa rin sa kakayahan ng potion na yon ay ang hindi maaaring makapag-cast ng spell ang sinuman kapag ito ay kanilang nalanghap kung kaya muling umatake si Earth gamit ang iilan niyang pasabog. Habang nakatutok ang kanyang pana sa diwata ay ang pagpaliwanag niya naman na ang tao ay sadyang mahina kung kaya kinakailangan umano nitong mag-isip ng bagay na maaaring makatalo sa kanilang malakas na nakakalaban. Pagkatapos ay agad na gumawa ng harang ang diwata upang maiwasan ang pagtangka ni Earth sa kanya, gamit ang isang Earth Wall ay taimtim itong nag-isip ng mga bagay na maaari niyang gawin laban sa bida. Dahil sa harang kaya hindi rin magawang umatake ni Earth kaya agad niyang ginamit ang kanyang sneak skill upang hindi malaman ng diwata ang kanyang bawat kilos, dahil sa hindi pagramdam ng diwata sa presensya ni Earth kaya inisip nito na marahil ay nag-aabang lamang ito ng pagkakataong maubos ang bilang ng kanyang spell na Earth Wall, at upang hindi matupad ang nais ni Earth kaya gumawa agad ng hakbang ang diwata. Subalit kanyang ikinagulat ang mga sumunod na nangyari sapagkat hindi niya nakita si Earth kalakip ang pag-atake nito sa kanya. Matapos maigapos ang diwata ay ang paggamit niya naman sa kanyang sliding charge upang maalis ang balanse nito sa katawan. Pagkatapos ay agad niya ring sinunod ang Gatling Arrow na siyang dahilan upang ma-stun ang diwata kalakip ang kanyang Mirror Arrow. Hindi rin siya tumigil at paggamit sa isang Twin Fanged Arrow at iba pang combo ng kanyang skill. At upang
tatapusin na ang laban ay ang paggamit niya naman sa kanyang wind booster at tuluyang pagkatalo ng diwata. Nang mawala ang duel room ay wika niya naman na kanyang nakalimutan na siya ay nasa harap ng maraming tao. Nang muling bumungad ang diwata sa kanyang harap ay ang pagwika naman nito na siya ay natalo dahil sa masyadong kumpiyansa nito sa sarili, isang magandang karanasan na kanyang gagamitin sa hinaharap. At bilang gantimpala sa pagkapanalo ni Earth ay ang paghingi naman ng diwata sa sirang crystal ni Earth pati na ang singsing ng Fairy King na nakuha nito sa loob ng kuweba. Nang ito'y mapa sa kamay ng diwata ay agad niya itong nilagyan ng anim na liwanag at pagbuo niya sa bagay bilang isang singsing. Lubos rin ang pagpigil ni Earth nang sa pilitan itong pinapasuot sa kanyang kaliwang palasingsingan na tila sila ay ikinakasal. Wala lang naman ito sa diwata subalit may ibig sabihin ang bagay na ito para kay Earth. Subalit matapos gamitin ng diwata ang isang spell na firearm ay wala na ring nagawa si Earth. Ayon sa diwata ito ay simbolo ng patas sa pag-ibig at digmaan. Sinubukan niya pang alisin mula sa kanyang daliri ang singsing subalit ayon sa mensaheng kanyang natanggap ang suot niyang bagay ay ang ika-87th Fairy Queen ring kung saan ay may kakayahan ito ng anim na elemental fairy, dagdag pa dito na natatangi at nag-iisa lamang ang singsing na ito sa buong mundo at hindi ito maaaring maalis sa kanyang daliri. Matapos masagawa ang kanyang mga plano ay agad ring nilisa ng Fairy Queen ang lugar at pagkatuwa naman ng mga taong nanonood. Makalipas ang ilang araw matapos ang major event ay mas naunawaan ng mga manlalaro ang halaga ng combination ng wind magic at archery. Bilang resulta sa nangyaring laban ni Earth at ng diwata ay naging sikat ang bida at nagdesisyong maghanap ng lugar na tahimik at walang mangungulit sa kanyang ginagawa. Subalit madalas namang bumungad sa kanyang harapan ang diwata matapos itong tawagin ng singsing. Agad rin itong pinapaalis ni Earth anya na dapat ang reyna ay nasa kaharian nito upang pamunuan ang kanyang nasasakupan. Subalit tugon ng diwata na masyado umanong boring ang trabahong ito kaya mas nais niya pang tumungo kay Earth paminsan-minsan. Sa tuwing dumadaan naman siya sa bayan ay lagi siyang pinapansin ng mga tao gayong natutuwa ito na makita ang asawa ng Fairy Queen. Sa patuloy ng kanyang paglalakad ay mas pinili niyang hindi pakinggan ang mga tinig na kanyang naririnig sa paligid. Meron ring lalaki ang sumisigaw at tila siya ang tinatawag subalit hindi niya ito binigyan ng pansin dahil siya ay nagmamadali at may nais siyang subukan kaya inisip niya na lang na marahil ang taong ito ay nakikipag-usap sa ibang tao. Dahil sa ibinahagi ng kanyang asawang diwata tungkol sa isang spell na tinatawag na Prism Nova ay ang pagsubok niya naman dito matapos maitali ang dambuhalang uso, agad siyang nagbanggit ng mga kataga upang maisakatuparan ang nasabing Prism Nova. Bago pa man maisakatuparan ang spell ay ang pagbawas naman ng kanyang magic power. Hindi rin nagtagal at isang malaking makulay na liwanag ang tumama sa uso at pagbungad nito na isa ng bato. Pagkatapos makabalik ay ang pagbahagi niya rin sa diwata tungkol sa mga nangyari ngunit tugon ng diwata na kinakailangan niya pa ring mag-ingat sa paggamit ng spell gayong mahaba rin ang cooldown period nito bago muling magamit. Habang abala sa pagluluto si Earth ay dahan-dahan namang kumuha ng pagkain ng fairy subalit isang palo ang pinatikim ni Earth ayon kay Earth na hindi dapat kinakain ang pagkain para sa mga mamimili subalit ayon sa diwata na nais niya lang namang tikman ang ibang pagkain gayong matatamis lamang na pagkain ang kanyang natitikman sa kanyang kaharian. Dagdag pa ng Fairy Queen na silang mga namumuno ay hindi totoong mayroong kalayaan at hindi rin pinakamahalagang nilalang bagkus sila ang may pinakamaraming trabaho na tulad sa pabaliktad na tatsulok, ang namumuno ang nagbabuhat sa kanyang nasasakupan upang suportahan ang kanilang bayan. Bigla ring naantala ang kanilang usapan matapos marinig ang pasiga na wika ng lalaki, anya na kung bakit hindi siya nagawang pansinin ni Earth nang kanya itong tinatawag sa bayan, humingi rin ng dispensa si Earth at pagpakilala naman ng lalaki bilang si Nazer na kasalukuyang nasa guild ng The Bow of Apollo. Marami pa itong sinasabi subalit agad rin itong iniwan ng dalawa dahil sa walang kabuluhan ang mga sinasabi nito. Kinahapunan ay mas piniling ibigay ni Earth ang iilan sa kanyang niluto bilang pabaon sa kanyang diwata at pagwika ng fairy na tila handa na siyang bumalik sa trabaho. Kinabukasan ay mas piniling bumalik ni Earth sa paggawaan ng armas at pagbungad naman ng kapwa niya manggagawa kasama si Blocks. Wika ni Blocks na nais nilang makita kung paano gumawa si Earth, hindi naman ito pinigilan ni Earth basta ay bigyan lamang siya ng tamang distansya para sa kanyang ginagawa. Ang una niyang ginawa ay ang pag-upgrade sa X-type ng kanyang hunting bow pagkatapos ay ang kalidad ng kahoy na kanyang ginagamit para dito, hindi rin nagtagal
nagtagal at agad niya itong natapos. Ang sunod niya namang ginawa ay ang pag-iba sa kanyang sapatos, pati na ang kalidad nito na siyang lalong nagpaganda at komportable sa kanyang paa. Kanya ring inilipat sa harap ang blade nito na siyang madali lang alisin at madali lang na mapalitan kung sakaling ito ay masira. Matapos gawin ang mga ito ay ang paghanga naman ng kanyang mga kasamahan, kalakip ang pagpalakpak ng mga ito. Pagkatapos ay muli niyang final ikan ang pinagawa niya sa isang tindahan, lubos rin ang kanyang tuwa matapos makita ang resulta nito na siyang makakatulong sa kanya sa hinaharap na laban. Hindi niya pa man nililisan ang lugar ay ang pagtanggap niya rin sa isang mensahe na mula pa sa Guildmaster ng Bow of Apollo. Sa paglubog ng araw ay agad siyang nakipagkita sa ilang mga panauhin, sa kanyang paglapit ay ang pagpakilala rin ng isang babae na may pangalang Ayame na siyang Guildmaster ng grupo. Sa pagtanong ni Earth ng kung ano ba ang nais nito sa kanya ay ang pagbahagi rin ni Ayame na nais niyang humingi ng paumanhin sa naging asal ni Nazer noong nakaraang araw, anya na dahil sa pagkapanalo ni Earth sa event ay naging kilala ito ng lahat at isang karangalan kung ito umano ay aanib sa kanilang guild, gayong panigurado na marami ang sasali sa kanila. Subalit matapos nilang mag-imbestiga ay kanilang napag-alaman na si Nazer ay ginagamit ang pangalan ni Earth upang manghikayat ng maging kasapi ng kanilang guild, humingi rin ng pasensya ang kanilang buong grupo at pagbigay naman ng pag-unawa ni Earth. Dagdag pa ng guildmaster na kanila umano itong bibigyan ng parusa dahil sa kalapastanganan na ginawa nito. Una na dito ang pag-demote mula sa lieutenant hanggang sa isang ordinary member na lamang, idagdag pa dito ang pagkawala ng kanyang mga pribilehiyo sa pag-imbita ng guild. Hindi naman umano nila intensyong alisin ito ng tuluyan, bagkus ay marapat lang natanggapin nito ang parusa sa kamalian nitong ginawa. Bilang isang namumuno sa kanilang guild, ito ang nakitang paraan ni Ayame bilang kaparusahan kay Nazer. Mariin rin naman itong sinang ayuna ni Earth bilang tamang desisyon na ginawa bilang leader ng party nito. Bago pa magpaalam ay nagwika pa si Ayame na ang kanyang ginawa umano laban sa Fairy Queen ay lubos na kahanga-hanga, anya na si Earth ang pag-asa ng mga archers sa lahat ng dako at lahat umano sila ay may malaking inaasahan para dito. Sa paghiwalay ng mga ito ay ang muli namang pagmasid ng ilang mga tao na tila may planong hindi maganda matapos makitang nagiging malaking impluensya si Earth sa lahat ng manlalaro. Kinabukasan ay muling tumungo si Earth sa bayan at pagtawag rin ni Sway sa kanya matapos siya nitong makita. Ayon dito na ang laro umano ay dumagdag ng bagong status effect kung saan kapag ang isang manlalaro ay masugatan ay pansamantalang hindi nito mahahawakan ang kanyang sandata. Kaya mariin ding nagbabala si Melly na kinakailangan nilang mag-ingat sa paralysis at petrification, gayong mas lalong hindi maganda ang resulta nito sa kamay na may pinsala na maaaring 25% ng kanilang HP ang mawawala. Subalit sa ni Earth na ang kagandahan naman nito ay hindi maaaring makuha ng ibang manlalaro ang mga nahulog nilang armas na tulad sa ibang game na kanya nang nalaro. Bigla namang naantala ang kanilang usapan matapos marinig ang isang announcement patungkol sa paparating na update. Ayon dito, meron umano silang bubuksan na bagong dungeon kung saan ay tatawagin nila itong A Challenge from the Departed. At sa bawat oras na papasok ang mga manlalaro, ito ay magiging isang ganap na bagong karanasan. Dagdag pa dito ang mga trap para sa mga manlalarong aabutin ng malas. Dagdag pa dito na ang unang layunin ay makapasok sa 10th palapag. Hindi naman sa pilitan ang pumasok dito, bagkus ay nakadepende sa manlalaro kung sila ay tumungo sa bagong dungeon. Ipinakita rin dito ang naging karanasan ng piling manlalaro at ginawa nilang trailer na ikinatuwa naman ni Sway, pati na ang pagkapanalo ni Earth laban sa Fairy Queen na kanya namang ikinahiya. Dahil ayon kay Earth ay marahil iisipin ng mga manlalaro na sadyang malakas ang paggamit ng pana kesa sa ibang armas. Pagkatapos ay inihanda ni Earth ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipag laban sa mga malalakas na mga halimaw. Gumawa rin siya ng kalasag bilang kanyang pangunahing depensa. Pinaliit niya rin ito upang hindi maging hadlang habang ginagamit ang kanyang pana. Pagkahapon ay kanya namang tinungo si Blox upang gawin ang bago niyang sandata. Buong gabi niya rin ginawa ang bagay na ito hanggang umaga niya na itong natapos. Ito ang Secret Light Metal Shield na pwede rin sa opensa. Gawa ito mula sa makapal na balat ng langgam at sa pamamagitan ng paghila sa tali nito ay ang paglabas rin ng nakatagong pana na maaari niyang magamit sa oras ng kagipitan. Kinabukasan ng matagumpay niya nang na-install ang bagong update ay agad niyang tinungo ang nasabing bagong dungeon na kasalukuyang pinagkakagoluhan ng mga manlalaro. Samantalang ang iilan naman ay abalang tinitinda ang kanilang mga potion na maaaring gamitin ng mga adventurer sa pagpasok sa loob, habang abalang nagmamasid sa paligid, bigla namang naantala si Earth matapos kalabitin ng isang lalaki. Sa kanyang paglingon ay ang pagsilay niya naman sa grupo ng Gang of Six Rangers, at dahil lima lamang ang kanyang nakikita kaya agad niyang tinanong
tanong ang Red Ranger kung nasaan ang kulay itim. Ayon sa leader ng Gang of Six Ranger, si Black umano ay kasalukuyang masakit ang tiyan, at dahil kulang umano sila ng isa kaya iniimbitahan nila si Earth na sumali sa kanilang grupo. Nang magkasundo ang bawat isa ay agad nilang tinahak ang daan papasok, tuloy-tuloy na sana sa pagpasok si Red Ranger, subalit agad siyang pinigilan ni Earth matapos makaramdam ng panganib sa lugar, at nang kanyang gamitin ang isa sa kanyang kakayahan ay ang pagbungad naman ng magkakadikit na trap mula sa kanilang daan, upang maiwasan ang panganib ay mas minabuti nilang si Earth ang manguna. Nang masiguro na ligtas na ang lugar ay ang pagtigil naman ni Earth upang ibahagi ito sa kanyang mga kasama, pinangunahan na rin ni Red ang daan hanggang sa sila ay nakatagpo ng mga kalansay na may hawak na mga sandata at nakaharang sa kanilang daraanan. Hindi naman nagsayang ng oras ang kanilang grupo at agad na sumugod kaya mabilis lang na nalipol ang mga halimaw dahil sa ipinamalas ng mga ito kung kaya itinuon na lamang ni Earth ang kanyang sarili sa paghahanap ng mga patibong na maaaring nakatago sa kanilang daan. Dahil sa iilang trap na masyadong delikado kaya natatagalan din si Earth dito, hindi naman ito naging hadlang sa kanyang mga kasamaan nila na ayos lang kung sila ay matatagalan at ang mahalaga naman ay sabay-sabay silang makakapasok hanggang dulo ng dungeon. Inabot rin sila ng 18 minuto bago nakita ang hagdan patungong ikalawang palapag, subalit kaakibat nito ang pagbungad sa kanilang harapan ng hagdan patungo sa ikatlong palapag. Sa patuloy nilang pagtahak sa daan ay muli naman silang nakatagpo ng mga halimaw, sa pagkakataong ito si Pink Ranger na ang unang umatake na mabilis na ikinalusaw ng mga nilalang na lumulutang. Subalit na natiling nakatindig ang mga kalansay gayong hindi ito naaapektuhan sa atake na may kinalaman sa spell, sinubukan pang makipaglaban ni Yellow Ranger sa isang halimaw subalit wala itong silbi. Dahil sa mga nangyayari kaya nagawa na ring tumulong ni Earth upang magkaroon ng kasama si Pink Ranger na lipulin ang mga halimaw na sadyang sa spell lang naaapektuhan. Pagkatapos ay muli silang nakakita ng hagdan patungo sa ika-apat na palapag, 40 minuto na rin silang nasa loob ng dungeon at malaki ang kinuhang oras sa kanila ng mga halimaw na hamarang sa kanilang daan, ayon kay Earth tila malabo nang makatungo ang kanilang pangkat sa ika-10 palapag kaya mas mainam kung hahabulin na lamang nilang tumungo kahit hanggang 5 palapag ng dungeon. Hindi naman tutol ang kanyang mga kasama sa kanyang mongkahi at muling pagpatuloy sa kanilang adventure, nang sila ay nasa ika-apat na napalapag bigla namang nakaramdam si Earth na tila hindi maganda ang aura ng lugar. Agad rin nilang narinig ang tinig ng ilang grupo na humihingi ng tulong mula sa loob ng isang silid. Hindi rin nagsayang ng oras si Red Ranger at agad na tinungo ang silid. Nang makapasok ang lahat ng kanilang grupo ay bigla namang nagsara ang pinto kaya na-realize ni Earth na ito ay isa rin sa trap ng dungeon kung saan ay maglalak lamang ito kung ang lahat ng miyembro ng isang party ay tuluyan nang nakapasok. Hindi naman pinagsisihan ni Red Ranger ang tumungo sa sitwasyon gayong nakikita niyang hirap na ang mga manlalarong nakikipaglaban sa mga halimaw, agad rin itong sinuri ni Earth upang makita kung may trap bang nakaabang. Tapos malaman na wala naman ay ang pagbuhos rin ng kanyang kakayahan upang tapusin agad ang laban. Samantalang si Blue at Pink Ranger naman ay naging abala sa pagpahilom ng pinsalang natamo ng mga manlalarong unang nakapasok sa silid. Ipinakita rin ng bawat isa ang kanilang kakayahan upang mabilis na matalo ang mga halimaw, matagumpay naman nila itong napanalo ng walang anumang sabit. Humingi rin ng pasalamat ang kabilang grupo dahil sa tulong na kanilang ibinigay at biglang paglitaw ng isang malaking treasure chest. Ngunit sadyang maingat itong si Earth kaya kanya munang sinuri ang malaking bagay na ito at pagbungad sa kanyang mga mata na tila hindi magiging maganda kung ito'y kanilang bubuksan. Mariin niya ring binalaan ang lalaki subalit minasama nito ang kanyang ibinahagi. Ayon sa lalaki na hindi umano dahil sa sila ay tinulungan ng kanilang grupo ay sila na ang magiging may-ari ng bagay na ito. Dagdag pa ng lalaki na siya umano ay may kakayahan ng isang magnanakaw kaya alam niya umano kung isang patibong ang isang bagay o hindi. Dahil sa mga narinig kaya hindi na nakipagtalo si Earth at paghiling niya na kung ito ay bubuksan ng kabilang grupo hayaan muna at sila ay makaalis sa silid bago nila ito buksan. Napilitan na rin namang sumang ayon ng kanyang mga kasama gayong alam din naman ng mga ito ang kakayahan ni Earth. Hindi na rin nila inisip ang maaaring reward na nilalaman ng chest matapos marinig na ito ay isa lamang sa trap ng dungeon. Nang sila ay makalabas sa silid, agad namang binuksan ng kabilang grupo ang malaking bagay na iyon kasabay ang pagrinig nila sa boses ng mga
mga ito na sumisigaw dahil sa sakit at takot. Dahil sa isang oras na rin silang nanatili sa loob, kaya agad na silang inilabas ng dungeon. Tanong naman ang kanyang kasama sa kanya ay kung bakit hindi nagawang makita ng lalaking may thief skill ang nakaabang na patibungga, yung sa kanilang pagkakaalam ay pareho ang antas ng kakayahan ni Earth at ng lalaking iyon. Subalit tugon ni Earth ay wala rin umano siyang ideya, basta ang masasabi niya lamang ay level 20 mahigit ang antas ng kanyang thief skill. Hindi niya inamin ang saktong antas nito, gayong hindi niya palubusang kilala ang grupo na kanyang kasama, subalit tugon niya sa kanyang sarili na mahigit level 30 talaga ang totoong antas nito. Naging masaya naman ang lahat sa kanilang naging adventure maliban kay Green Ranger, dahil ayon dito ay nais niyang muling puntahan ang ikalawang palapag dahil sa marahil ay meron umano ditong magagandang item na maaari nilang makuha. Dagdag pa nito na mas magiging masaya kung kanilang lilinisin ang bawat palapag bago tumungo sa susunod na level. Iginuhit rin nito ang mapa sa ikalawang palapag, subalit mariin itong tinutulan ng kanyang mga kasama sapagkat sadyang umiiba ang palapag sa tuwing may manlalarong papasok, kaya ang mapa na gawa nito ay wala ring silbi. Bago magkahiwalay ay nagpasalamat naman ang mga ranger sa ginawang tulong ni Earth, anila na kanilang ipapakilala si Earth kay Black kung sakaling maayos na ang pakiramdam nito. Pagkatapos ay tumungo si Earth sa pagawaan ni Blocks upang gumawa ng picking tool, isang bagay na magpapabilis sa pag-disarm ng mga patibong. Ngunit dahil sa masyadong manipis ang bagay na ito ay hindi rin malabong ito ay mabilis na masira. Agad rin siyang tinungo ni Blocks upang tingnan ang bago nitong ginagawa. Ipinaliwanag rin ni Earth ang bagay na ito anya na siya ay nahihirapan sapagkat masyado itong marupok dahil sa nipis. Mabilis rin itong kinuha ni Blocks upang subukan ang maaari niyang maitulong. Hindi rin nagtagal at muli niya itong ibinalik kay Earth na ipinagpasalamat naman ang bida dahil sa maganda ang pagkakagawa nito. Pagkatapos ay muli nang lumabas si Earth habang pinagmamasdan ang kanyang picking tool, bigla naman siyang nagulat nang lumabas ang diwata. Kaya tanong ni Earth kung ano ba ang sadya nito. Ayon sa diwata na siya ay magbibigay ng mga contact crystal para sa mga bagong adventurer upang magkaroon nito ng pagkakataong makipag-contact sa kanilang fairy. Dagdag pa nito na marami-rami rin ang kanyang ginagawa, kaya kaagad itong nagpaalam kay Earth kalakip ang pabaon niyang halik na sinalubong naman ni Earth ng isang palo. Dahil ayon kay Earth ay hindi pa naman sila kasal, hindi naman ito big deal sa diwata at agad na nilisan ang lugar. Kinabukasan ay naging abala naman si Earth sa pagputol ng kahoy upang gawing bala ng kanyang pana. Matapos magawa ang sapat na palaso para sa magiging lakad nila pabalik sa dungeon ay napagdesisyonan niyang magluto. Subalit bigla siyang naantala matapos makita ang pagmumukha ng diwata na tila hindi maganda ang lagay. Ayon sa diwata na maayos lang naman ang kanyang naging lakad sa pamimigay ng mga crystal, subalit ang nais niyang maramdaman na nawa ay may lalaking magtanong man lang kung ano ba talaga ang kanyang nais, na kahit ano ba ang paborito niyang pagkain o ang taong magbibigay sa kanya ng halaga. Dagdag pa ng diwata na marahil ay maaari siyang humiga sa hita ni Earth kaakibat ang pag-sign ni Earth sa isang marriage form na kanyang nakuha sa bayan. Anya na siya ay nag-sign na dito at kung si Earth ay magsasign ay magiging opisyal na ang kanilang kasal, ayon pa sa diwata na natural lang na obligasyon ng asawang babae na pagsilbihan ang kanyang asawa matapos itong bumalik galing sa trabaho. Natigilan naman ang diwata matapos itong pakainin ni Earth at tila gutom lamang ang lahat. Pinagbigyan niya rin na humiga ito sa kanya at pagintindi na hindi pareho ang kanilang sitwasyon, hindi tulad sa kanya na nagagawa ang nais niyang gawin sa loob ng game.